Kinakabahan ako kay Tita Marga. Baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Yon ang mga salita ni Ana na may bahid ng pag-aalala. Palabas na sila mula sa sasakyan ng mapapangasawa niyang si John. Ipapakilala na siya nito sa nanay nitong si Margarita o mas kilala sa tawag na Marga. Kaya kinakabahan na talaga siya. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka ni Mama. Ang bait mo kaya't ang ganda-ganda mo. Wala na siyang hahanapin sa'yo. Hinalikan ni John ang kanyang noo. Huminga si Ana ng malalim. Aminado siya sa sarili niyang maganda siya. Kulot na kulot ang kanyang buhok at parang labanos ang kanyang kutis. Ngunit para kay Marga, ang nanay ni John, wala ang kagandahan at kabaitan niya sa ginang. Pakiramdam tuloy ni Ana, isa lang siyang hindi kanais-nais na estranghero para dito. Mula nung magkita sila, may malamig na tingin sa kanya ang magiging biyanan. Hindi man ito direktang sabihin, napapansin niya pa rin ang isang tahimik na hindi pagsang-ayon mula rito. San ka galing, iha? Anong trabaho mo at ng mga magulang mo? Tanong ni Marga sa kanya. Tipid siyang umiti. May small bakery po kami tapos may ibang branches na po sa mga kalapit na city. Saka tapos marketing analyst po ako sa isang company. San kayo nakakilala ng anak kong si John? Tanong pa nito. Napangiti siya kay John. Ngumiti naman ito sa kanya na parang sinasabing maging totoo lang siya. Muli siyang napatingin sa ina ng mapapangasawa niya. Sa bar po. Nag-aala lang sagot niya rito. Bumaha agad ang pag-ayaw sa mukha nito. Ano? Sa bar? Nagsalita naman agad si John. Opo mama, sa bar kami nagkakilala ni Ana. May night out po kami ng mga katrabaho ko. Pati siya ganun din. Doon po kami nagkakilala. Ha? Eh diba, hindi naman matitino ang mga babae o mga nakikilala sa bar? Puno na agad ng panghuhusgang tanong ni Marga sa anak nito. Inakbayan siya ni John. Mama, hindi po. First boyfriend nga po ako nitong si Ana. Bumuntong hininga siya. First boyfriend niya ang lalaki. Mahigpit ang mga magulang niya noong nag-aaral pa lang siya at hindi rin naman siya basta-bastang pumapatol kung kani-kanino. Hindi naman talaga siya mahilig mag-night out at pumunta sa mga bar. Inaya lang siya ng kanyang mga katrabaho ng mga panahong iyon. Sumama siya para sa pakikisama. Bukod doon, kung hindi naman siya inaya ng gabing iyon, hindi niya naman makikilala si John. Tumayo ang mapapangasawa niya at naglambing sa nanay nito. Mama, matinong babae po si Ana. Huwag po kayo mag-alala. Mabuti po siya para sa akin. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Bumuga ng hangin si Marga. Ano pa bang magagawa ko? Pero kapag kinasal kayo, dito muna kayo tumira ha. Wala akong kasama rito. Dito muna kayong dalawa pagkatapos ng kasal ninyo. Napatingin siya kay John. Mukha rin itong nag-aalangan pero tumango na lang din ito sa mama nito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi iyon ang pinag-usapan at naging plano nila. Nakaramdam siya ng lamig sa kilos ni Marga. Sinabi niya ang kanyang pagkabalisa kay John nang ihatid siya nito sa condo unit niya. Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa maliwanag na pag-ayaw ng nanay nito sa kanya. Umaasa siyang mauunawaan ni John ang kanyang mga pangamba. Ngunit sa pagkadismaya ni Ana, inalis na lamang nito ang kanyang mga alalahaning parang walang kwenta. Tiniyak nito sa kanyang makakasundo niya rin ang ginang. Talagang seryoso ka sa pagpayag ng mama mo? Doon talaga tayo titira pagkatapos ng kasal natin? Napag-usapan na natin to, diba? Tanong niya sa lalaki. Bumuntong hininga si John bago tumango. Alam ko, pero pagbigyan muna natin si mama. Wala na rin kasi siyang kasama sa bahay kapag umalis pa ako. Try nating isa o dalawang taon tumira sa bahay namin. Isa pa, pagkatapos nating ikasal, sa kondo pa naman muna tayo titira, diba? Mag-iipon pa tayo para sa pagpapagawa ng bahay. At least, sa bahay ni mama, mas malaki at maraming kwarto doon. Mas makakatipid din tayo at mapapagawa natin ang bahay na gusto natin. Tumango na lamang siya. May punto rin naman ito. Mas makakatipid nga sila. Nag-aalangan lang talaga siguro siya. Hindi siya komportable sa nanay nitong si Marga.
Gayunpaman, sisikapin niyang makuha ang loob ng biyanan. Magiging isang pamilya na sila. Mahal ito ni Jan, kaya dapat maging komportable siya sa ginang. Sa paglipas ng mga araw, lumaki ang discomfort ni Anna sa pakikitungo sa kanya ni Marga. Damang-dama ang tensyon sa tuwing magkasama sila. Gusto kasi nitong tumulong sa pagpaplano ng kasal. Pareho naman silang abala ni Jan sa nalalapit na kasal, pero bilang babae, mas hands-on talaga siya. Yun nga lang, sa lahat ng preparation, kasama ang ina nito. Ano po bang style ang gusto ninyo sa hosting? Tanong ng gusto niyang kunin na host sa kasal nila. Napangiti si Anna. Gusto ko po sana yung medyo witty. Pinutol agad iyon ni Marga. Yung elegant, class na formal ang dating sana. Bagay yon para hindi makalat sa reception nila. Napatingin siya sa nanay ni Jan. Gusto niyang tumutol. Matagal niya ng pangarap na kasal niya ang masaya at puno ng tawanan. Yung tipong hindi nararamdaman ng mga bisita niyang boring ang pag-attend sa kasal niya. Isa pa, kasama sa mga iimbitahan niya ang kanyang mga pinsan. Makukulit at maiingay ang mga yon at ayaw ng mga pinsan niya ang boring. Tumingin siya kay Jan. Wala naman itong problema sa kahit ano. Una pa lang, pinag-usapan nila kung ano ang gusto niyang mangyari sa kasal niya. Yun ang masusunod. Yun nga lang, biglang nangialam ang ina nitong si Marga. Nawala na siya ng ganang sumagot sa tanong ng magiging host nila sa kasal. Masama ang loob na lumabas siya ng meeting place nila. Pasakay na sila ng sasakyan nang mapansin ni Jan ang kanyang pananahimik. Love, okay ka lang? Tanong nito sa kanya at pinagbuksan siya ng pinto. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Jan, gusto ko kasing... Hindi na naman siya pinatapos ng mama nito. Anak, halika na! Sumakay ka na! Ang init, grabe! Bumuntong hininga na lang siya at sumakay na lang. Nasira ng araw niya. Nawala na siya ng gana sa pagpaplano ng kasal nila. Kahit sa pagkain sa reception, nangialam din si Marga sa kanilang desisyon. Yun nga lang, hindi niya na napigilang magsalita ng pati mga iimbitahing tao, pakikialaman pa nito. May mga gusto pa akong imbitahan anak sa kasal mo. Bigyan niyo rin sila ng invitation. Bili ni Marga kay Jan. Napatingin ang mapapangasawa niya sa nanay nito. Pero mama, kompleto na po yung guest list. Napag-usapan na nila iyon ni Jan. Kalahati mula sa kanya at kalahati mula sa lalaki. Kompleto na yon. Gawa na rin ang invitation. Kung may idadagdag pa, mas lalo pa silang mapapamahal. Edi, tanggalin mo yung ibang bisita dyan sa side ni Anna. Tsak na bride ang marami kasi nabanggit mo yung malaking pamilya sila, di ba? Walang pakundangang sabi ni Marga. Hindi na napigilang magsalita ni Anna. Hindi po pwede, Tita Marga. Nasabi ko na po sa mga bisita ko at nasend ko na rin po sa kanila yung invitation. Nakakahiya naman po kung babawiin yun, di ba? Nagusot ang mukha ni Marga. Halata ang pagkadismaya nito. Gusto niyang magwala. Pagsabihan ng nanay ni Jan sa pangingialam nito. Gayunpaman, hindi niya naman kayang gawin iyon. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Tama po si Anna, mama. Nakakahiya naman po yun. Tama na po ang pag-invite sa iba pang tao. Nakahinga siya ng maluwag kahit papaano. At least doon man lang, mapapanatag siyang nandoon ang mga mahal niyang inimbitahan niya. Kasal niya iyon, kaya gusto niyang kasama ang mga tao sa mahalagang araw na iyon. Siya ang ikakasal, kaya sa kanya dapat ang huling desisyon. Pagkatapos ng mahabang araw na iyon, kumain sila sa isang restaurant. Ilang sandali pa, nagpaalam muna si Jan sa kanya para gumamit ng banyo. Sila na lang dalawa ni Marga ang natira sa lamesa. Habang umaagos ang mahinang ulan sa mga glass window ng restaurant, nagpa siya si Anna na direktang harapin si Marga. Sa mga labing nanginginig, sinabi niya ang mga saloobin niya sa ginang. Tita Margaret, nararamdaman kong hindi mo po ako sinasang-ayunan sa mga gusto ko po para sa kasal namin ni Jan at gusto ko pong maintindihan kung bakit. Mahinang wika ni Anna. Ang kanyang boses ay may bahid ng kahinaan. Maganda kang babae, Anna. Pero natatakot akong hindi ka ang tamang kapareha para sa anak ko. Matatag ang boses ni Marga. Walang puwang ang mga gusto niyang idahilan. Nagpatuloy pa ito.
Pero ano bang magagawa ko? Nandyan ka na. Mahal ka na ni Jan. Wala na akong magagawa. Nadurog ang puso ni Anna. Hindi niya alam ang magiging reaksyon. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Wala siyang nakikitang pwedeng kaayawan sa kanya. Maganda siya. Hindi pa dalos-dalos sa mga desisyon. Mabait, nakapagtapos ng pag-aaral, may magandang trabaho at lumaki sa disenteng pamilya. Alam niyang kasama ang mga katangiang iyon sa nagustuhan ni Jan sa kanya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ayaw sa kanya ng magiging biyana niya. Parang isang malaking alon ang bigat ng mga sinabi ni Marga sa kanya. Napagtanto niyang kahit anong pilit niya, hinding-hindi niya makukuha ang boto nito sa kanya para kay Jan. Kahit anong pagpapakita niya ng pagalang sa ginang, kapag ayaw nito sa kanya, ayaw talaga nito. Kaya nang maihatid na nila ang mama ni Jan sa bahay nito, kinumpronta niya ang lalaki. Sakay sila ng sasakyan, naipit sila sa traffic dahil naabutan ng rush hour. Ayaw ng mama mo sa akin, alam mo ba? Seryosong tanong niya rito. Bumuntong hininga si Jan. Huwag kang mag-alala, may trust issues lang talaga si mama sa mga tao. Makakasundo mo rin siya. Hindi naman siguro tatagal yon. Please, intindihin mo na lang. Baka nahihiya lang din si mama. Umiling si Anna. Hindi, Jan. Ramdam ko na hindi talaga ako gusto ng mama mo. Pinaparamdam niya sa akin yon. Nakita mo ba kanina? Sabi mo, ako ang magdedesisyon para sa kasal natin. Pero anong nangyari? Sa kanya lahat ng final say. Ako ang bride. Ako ang ikakasal. Bakit siyang magdedesisyon? Kumunot ang noon ito. Diba, hindi ka naman tumutol kanina. Oo ka lang ng oo. Pumayag ka nga. Kaya anong nirereklamo mo dyan? Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Hindi ako nagrereklamo kasi ginagalang ko ang mama mo. Pero sana man lang pinakiramdaman mo ako. Mapapangasawa mo ko eh. Kasal natin yon. Walang ibang dapat maging hands-on kung hindi tayong dalawa lang. Bakas ang eritasyon sa mukha ni Jan. Tinatanong kita kanina kung okay ka lang. Sinasabi mong okay ka lang. May problema ka, hindi mo naman sinasabi, eh paano ko malalaman? Tapos, sasabihan mo ko ngayong parang kasalanan ko pa. Bakit? Kanino bang mama yon? Sa pamilya ko buong-buo kanilang tinanggap, kaya bakit pagdating dyan sa mama mo, parang hirap na hirap akong i-welcome? Puno ng hinanakit niyang tanong. Hindi na nakasagot si Jan nang umusad ang mga sasakyan. Tahimik na lang din si Anna, pero mabigat pa rin ang kanyang loob. Hindi niya napigilang magsalita ulit. Alam mo, parang hindi ko muna kayang magpakasal sa'yo kung ganito ang magiging relasyon ko sa mama mo. Nanghihinang saad niya rito. Mas lalong bumaha ang iritasyon sa mukha ng lalaki. Ano? Ganyan talaga kababaw ang dahilan mo, Anna? Para lang hindi ituloy ang kasal? Ano bang problema mo sa mama ko? Mahalaga sa akin ang opinion mo pero huwag mo naman sana siyang gawing dahilan para hindi tayo magpakasal. Mababaw? Sa tingin mo, mababaw lang sa akin ang pakikitungo ng mama mo sa akin? Mahal mo ang mama mo, kaya big deal sa akin ang pagtanggap ni Tita Marga. Hindi ko naman sinasabing hindi na tayo magpapakasal, pero hindi ko rin kayang magpakasal sa isang lalaki na may pamilyang hindi ako matanggap. Anna, ano ba? Naiinis na sabi nito. Itigil mo ang sasakyan, bababa ako. Napailing si Jan. Mas lalong hindi mareresolve ang problema natin kapag bumaba ka. Kumalma ka muna. I'm sorry. Sinasabi ko sa'yo, hindi naman ganun talaga si mama. Magbabago rin yun. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makilala ka at makilala mo rin siya. Mas mangyayari yun kapag kasal na tayo at tumira tayo sa bahay. Huminga ng malalim si Anna. I'm sorry din. Frustrated lang talaga ako. Sobrang pressure lang ako sa preparation ng kasal natin. Sana nga dyan. Sana magbago ang tingin niya sa akin. Mahalaga sa akin ang opinion ng mama mo. Hinawakan ito ang kamay niya. Huwag mo na ulit iisiping hindi ituloy ang kasal natin, ha? Mahal kita, Anna, at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko dahil lang sa ganito. Tumango naman siya. Sana nga magbago ang lahat. Tiningnan niyang mabuti si Jan. Alam niyang hindi iyon ang huling magiging pag-aaway nila nito.
Batid niyang matatagpuan ng lalaki ang sarili nitong nahahati sa pagitan niya at ng nanay nitong si Marga na siyang nagpalaki rito. Dumating ang araw ng kasal ni Ana. Sa gitna ng isang magandang pagsikat ng araw, nangako sila ng isang araw ng pagmamahalan at tawanan. Malambing na tumutunog ang kampana ng simbahan habang naglalakad siya sa pasilyo, suot ang kanyang eleganteng puting gown. Samantala, nakatayo si Jan na naghihintay sa altar. Kumikinang ang mga mata nito sa kagalakan. Nagpalitan sila ng mga panata at tinatakan ang kanilang mga pangako ng isang halik. Sumabog ang isang masigabong palakpakan. Ramdam sa hangin ang kanilang kasiyahan. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo ang mga bisita kung saan gaganapin ang wedding reception. Sa isang engrandeng bulwagan na pinalamutian ng mga ilaw at mga pinong bulaklak magaganap iyon. Eleganteng nakaayos ang mga lamesa na may mga gintong kulay bilang theme ng kanilang kasal. Ngunit sa pagbukas ng gabi, napansin ni Ana ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Tila nasupil ang saya at sigla ng mga pinsan niya. Nakaupo lang ang mga ito sa mga mesa at hindi man lang naiengganyong makibahagi ang mga ito sa daldalan. Nakatuon lang ang mga mata nito sa cellphone na dala. Maging si Ana mismo, sanay sa mga social gathering na masaya at masigla. Naisip niya pa nga ang isang tema na puno ng mga nakakatawang laro na magkokonekta sa bawat bisita nila. Hindi yung makikinig lang sila sa message ng kung sino-sino at mula pa sa side ni John lahat. Nahihiya siya sa mga bisitang galing sa side niya. Pakiramdam niya, walang kwenta ang pagpunta ng mga ito sa kasal nila. Na-board na ang mga pinsan natin, no? Parang hindi na sila excited sa kasal ko. Malungkot na sabi niya sa isa niya ring pinsan na si Joanna, habang tinutulungan siyang magpalit ng damit. Bumuntong hininga ito. Huwag mo na lang pansinin, masaya naman kaming kasal ka na. Inasahan lang namin na medyo bubbly ang kasal mo. Ang layo sa personalidad mo ang ganitong katamlay na wedding reception. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Oo nga, parang hindi ko rin masyadong ma-enjoy itong wedding reception namin ni Jan. Pasensya na kayo ha, kahit ako ayaw ko ng theme na to. Nawawalan din ako ng gana, napilitan lang ako. Ha? Bakit naman? Sino bang nagplano nito? Tanong ni Joanna. Nag-aalangan siyang sumagot. Yung mama ni Jan, si Tita Marga. Alam mo naman sila, traditional kasi, ayaw ko namang umapela. Tumulong siya sa amin sa wedding preparations at nahihiya akong kontrahin siya. Kung hindi lang sana siya nakialam, hindi ganito ang reception ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Joanna. Seryoso ba? Ang insensitive niya naman? Siya bang ikakasal para sarili niyang i-please niya sa event na to? Dapat memorable to sa'yo, sa inyo ni Jan at hindi dyan sa mother-in-law mo. Bumuntong hininga si Ana. Nagreklamo siya sa team na gusto ko. Sabi niya, hindi raw bagay sa kasal namin ang witty na team. Kaya pinilit niya na magkaroon ng traditional reception. Bumaha ang pagkadismaya sa pinsan niya. Eh bakit kailangan niyang mangialam? Hindi naman siyang ikakasal. Anong sabi ng asawa mo tungkol dun sa mama niya? Napailing na lang si Ana. Sabi ni Jan, pagbigyan na lang daw namin. Ganun daw talaga siya. Gustong-gusto niyang magpasikat sa mga social circle niya. Kaya naman hindi ko rin nagawa ang gusto ko para sa kasal namin. Siyempre, mama pa rin siya ng mapapangasawa ko. Hinawakan ni Joanna ang kamay niya. Hindi mo naman kailangang mag-adjust para sa kanya. Parang ewan naman yung asawa mo. Wala namang masamang tanggapin ang opinion ng mother-in-law mo. Pero dapat, kayo ang magdesisyon sa sarili ninyong kasal. Masayang araw mo dapat to. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa mga negative vibes. Tipid na napangiti si Ana. Tama ka, hindi ko dapat pabayaang maapektuhan ng ibang tao ang espesyal na araw namin ni Jan. Exactly, bulalas ni Joanna. Kaya tayo na lang ang mag-enjoy sa wedding reception ninyo ngayon. Hayaan mo yung biyanan mo. Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi kami masigla. Huwag ka nang malungkot. Kami ang bahala sa'yo. Kinindatan siya ni Joanna. Unti-unting lumawak ang ngiti niya. Alam niyang hindi siya bibiguin ng pinakamalapit niyang pinsan. At habang lumalalim ang gabi, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanya.
Si Joanna na kilala sa likas nitong nakakahawang pagtawa, lumapit ito sa kanyang mga pilyong kislap sa mga mata. Namalayan na lang nilang nagbago sa mismong oras na yon ang flow at daloy ng program. Siya ang bride, kaya siya ang pakikinggan. Nagsaya at nagsigawan ang mga kamag-anak niya kapag may nakakatawang pangyayari. Wala rin namang tutol si Jan at nakikita niyang nakikisaya rin ito. Sa tulong ni Joanna, naipon ni Anna ang kanyang lakas ng loob at muling niyakap ang kanyang tunay na pagkatao. Magkasamang nag-orkestra sila ng isang serye ng mga impromptu na laro at nakakatuwang hamon sa mga bisita. Kahit ang mga mahihiyain, nakijoy na rin sa kasiyahan. Napuno ang dance floor ng paikot-ikot ng mga mag-asawa. Pumailan lang ang musika, naging isang masigla at hindi malilimutang ekstravaganza ang kasal ni Anna at Jan. "I love you, Jan," nakangiting sabi niya sa asawa niya. Hinalikan siya nitong muli sa mga labi. "Mahal din kita, asawa ko." Taglay ang pusong puno ng pasasalamat at kaluluwang puno ng kaligayahan, tumingin si Anna sa mga mata ni Jan. Hangad niyang patuloy na mamumukadkad at lumago ang kanilang pagmamahalan, anuman ang mga hamon na kanilang haharapin. At sa pagkislap ng mga bituin sa itaas, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay na puno ng pagmamahalan, tawanan at pangako sa isa't isa. Gayunpaman, talagang ipaparamdam pa rin sa kanya ni Marga ang bawat pagtutol nito. Abala ang asawa niya sa pagbati sa mga bumisita nang lumapit sa kanyang biyana niya. May masama itong tingin sa kanya. "Nakaka-disappoint ang ginawa mo. Talagang ginawa mong sirkus ang kasal ninyo ng anak ko?" Mariing bulong nito sa kanya. Gusto niyang intindihin ito. Maganda rin naman ang tradisyonal na gusto nito. Pero siya ang bride, mas may karapatan siya sa kung anong gusto niyang mangyari. Kaya kapag alam niyang may boses siya, hindi na lang siya basta tatahimik na lang. Mataman niyang tiningnan ng ginang. "Sorry po kung hindi ko nasunod ang gusto ninyo. Pero mahalaga sa akin ang araw na ito at sa mga taong mahal ko. Masaya ang asawa ko pati ang mga bisita namin. Wala po akong nakikitang mali roon. Hindi ko po ginawang sirkus ang sarili kong kasal. Hindi ko po ipapahiya ang sarili namin sa araw na to. Kami po ni Jan ang pinunta ng mga tao rito, kaya siguro naman po walang lugar ang opinyon ng iba. Di ba po? Maiwan ko na po kayo. Sasamahan ko lang po ang asawa ko." Bahagya pang yumuko si Anna. Marunong siyang magtimpi, mahaba ang kanyang pasensya. Pero hindi siya magpapaapi na lang. Sa una, pinalagpas niya. Pero hindi niya rin naman hahayaang maulit pa iyon. Hindi siya pinalaki ng maayos ng pamilya niya para lang tratuhin ang ganoon ng ina ng naging asawa niya. Palubog ng araw, habang naglalakad si Anna at Jan sa mabuhanging dalampasigan, sumusunod sa kanila ang mga bakas ng mga paa nila. Humahampas sa pampang ang banayad na tunog ng mga alon. "Napakaganda ng beach resort na to, love. Hindi ako makapaniwalang dito tayo nag-honeymoon." Natutuwang sabi ni Anna sa asawa. Napangiti naman ang lalaki. "Natutuwa akong nagustuhan mo, Anna. Gusto kong gawing espesyal ang travel na to para sa atin." "Alam mo lagi kung paano ko pasasayahin." Malambing na saad niya rito. Hinalikan nito ang pisngi niya. "At pinapangako kong mas magiging masaya ka kasama ko." Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, napapanatag siya. Alam niyang hanggat nasa kanya ang pagmamahal at suporta ni Jan, kaya niyang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanila. Habang nag-e-empake ng kanilang mga gamit para umuwi, hindi napigilan ni Anna ang pangambang namumuo sa kanya. Alam niyang ang kanilang pagbabalik, nangangahulugang hindi lamang ang pagtatapos ng kanilang romantikong bakasyon, kundi pati na rin ang simula ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Titira si Anna sa ilalim ng isang bubong kasama ang ina ng asawa niya. Napansin siya ni Jan. "Anong problema, love?" Bumuntong hininga si Anna. "Hindi ko maiwasang mag-alala kay Tita Marga. Alam kong hindi niya pa ako tanggap." Bahagya siyang niyakap nito. "Huwag kang mag-alala, Anna. Sigurado akong matatanggap ka rin niya bilang asawa ko at mamahalin ka rin bilang anak. Isa pa, mama nang itawag mo sa kanya. Asawa na kita, kaya dapat mama na rin ang tawag mo sa kanya."
Bumaha ang kaba sa dibdib ni Ana. Pero papano kung hindi? Sa condo unit ko na lang kaya tayo umuwi. Baka mas lalong hindi ako magustuhan ng mama mo kapag nasa paligid niya ako. Sinapo ng lalaki ang mukha niya. Ana, magugustuhan ka rin niya. Magtiwala ka lang sa akin. Saka, nangako na tayong doon tayo magstay after ng kasal. Baka magtampo yon kapag hindi natin ginawa. Huwag ka mag-alala. Bubukod naman tayo eh. Huminga siya ng malalim. Salamat dyan. Basta ikaw ang bahala sa akin doon ha. Gusto ko rin na magkasundo kami ng mama mo. Pero batid kong sarado pa ang isip niya sa pagtanggap sa akin. Hindi na maayos ang pakikitungo ni Marga sa kanya. Papaano pa kaya kapag nasa iisang bahay na sila? Batid niyang magkakaroon ng mga salungatan, hindi pagkakaunawaan o pag-aaway ng mga opinyon sa pagitan nila ni Marga. Pero kung saan masaya si Jan, kahit nag-aalangan si Ana ay papayag na lang siya at makikisama. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ni Marga ng isang mainit na ngiti at isang mahigpit na yakap. May kinang sa mga mata nito sa tuwa, pero alam ni Ana na para lang iyon kay Jan. Halika na anak, nagluto ako ng favorite mo. Pasok ka na. Magiliw na paanyaya ni Marga sa anak nito. Lumingon naman sa kanya si Jan at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Ma, alam ko pong medyo may pag-aalinlangan pa po kayo kay Ana. Pero asawa ko na po siya at magsasama pa po tayo sa iisang bahay. Sana kilalanin niyo po ang asawa ko. Mabait naman po si Ana. Huminga ng malalim si Marga. Ano pa bang magagawa ko? Pumasok na kayo nang makakain na kayo. Duda si Ana, sabihan na niyang si Marga. May mabagsik itong kilos at matalas na dila minsan. Nagpaparamdam kay Ana na parang nanginginig na dahon na sinalo ng bagyo. Batid niyang nagkakaroon ng hindi masabing tensyon sa pagitan nila. Mayroong isang tahimik na digmaan ng mga kalooban na namumuo sa ilalim ng kanilang sapilitang mga ngiti. Si Jan na lang talaga ang magpapanatili sa kanya. Ito ang ilaw na inaasahan niyang magpapatibay sa gusto nilang pamilya. Isang banayad na ilog na nagpapakalma ng puso ni Ana ang pag-ibig ng lalaki sa kanya. Gayunpaman, may isang tulay sa mag-inang hindi niya kayang tawirin kahit anong pilit niya. Sa buhay nilang mag-asawa, simple at puno ng pagmamahal. Pero iba ang aura kapag ang biyana niyang si Marga ang kasama. At naiiwan siyang kasama nito. Isang babaeng may mga lumang tradisyon ang ginang. Kahit anong gawin ni Ana, laging hinahanapan ng mali. Mula sa pag-aayos ng mga kasangkapan sa sala hanggang sa pagtiklop niya ng mga labada. Parang madilim na ulap ang hindi pagsang-ayon nito kay Ana. Isang umaga, habang ang gininto ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga kortina, nakatayo siya sa kusina. Naghahanda siya ng hapunan para kay Jan dahil maaga raw itong uuwi. Napangiti siya. Hindi pa siya gaanong marunong magluto pero nag-aaral naman siya. Hangga't niyang magustuhan niyo ng kanyang asawa. Gayunpaman, nabasag ang katahimikan niya nang may pumasok sa loob ng kusina. Anong ginagawa mo, Ana? Parang kutsilyo ang boses ng kanyang biyanan. Lumingon si Ana rito. Nasa mukha nito ang hindi pagsang-ayon at pagsimangot. Hanggat maaari, ayaw niya talagang naglalapit silang dalawa. Pagod na siyang paluguran ito. Bukod doon, gusto niyang pigilin ang sarili niya hanggat kaya niya. Kapag lumalagpas na ang mga salita nito sa kanya, hindi na lang talaga siya makapagpigil na patulan. Iyon ang iniiwasan niya. Nagluluto lang po ako. Nauutal niyang sabi. Naningkit ang mga mata ni Marga habang sinisiyasat ang chopping board. Tingnan mo tong mga gulay, Ana. Bakit hiniwa mo to ng hindi pantay-pantay? Hindi sabay-sabay nalalambot ang mga yan. Paano mo inaasahan na masisihan si Jan sa kanyang pagkain kung hindi ka man lang makapaghiwa ng gulay ng maayos? Namumula ang pisngi ni Ana sa kahihiyan habang nakahilig ang ulo. Nanginginig ang mga kamay na magkahalong nervyos at frustration. Alam niyang hindi siya ang pinakamahusay na magluto, ngunit palagi niyang sinusubukan ang kanyang makakaya para sa kanyang asawa. Habang patuloy na sinusungitan siya ni Marga, isang kahulugan ng emosyon ang umikot sa loob ni Ana.
Matatanggap niya ang pagpunan nito tungkol sa kanyang kakulangan, ngunit hindi niya kinaya ang sunod na sinabi nito. Hindi ko maintindihan si Jan kung anong nakita niya sa'yo. Walang pakundangang sabi nito. Sarkastikong tumawa si Anna. Pasensya na po. Sinusubukan ko naman po. Hindi naman po ako na-inform na chef po yata ang hanap ninyo sa asawa ni Jan. Nanlaki ang mga mata nito. Anong sinabi mo? Wala akong sinabing ganyan. Huwag mong palabasing ako ang masama rito. Ang akin lang, bakit susubukan lang? Hindi ba dapat marunong ka na? May asawa ka na, Anna, at anak ko pa. Hindi pwedeng palpakang luto mo sa anak ko. Dapat, bago ka nagpakasal, inisip mo munang mag-aral magluto. Napailing si Anna. Katulad po ni Jan, employer rin po ako sa company. Marunong akong magluto pero hindi kasing komplikado ng mga pinapaluto niyo sa akin. Nasabi ko po sa inyo, pinag-aaralan ko naman po. Hindi naman po lahat ng tao agad-agad natututo ng pagluluto. Umirap ang biyana niya. Hindi ka dapat pinatulan ng anak ko. Hindi ka deserving sa kanya. Bastos ka na nga, hindi ka pa marunong magluto. Nanggigigil na talaga siya sa galit. Hindi siya pinag-aral ng mga magulang niya. Ginawa ang lahat para maabot ang pangarap niya, para lang insultuhin ng biyana niya. Ang mama lang ni Jan ang kayang manghamak sa kanya sa ganoong kababaw na dahilan. Hindi naman po ako pinakasalan ng anak ninyo dahil sa marunong akong magluto. Mahal po namin ang isa't isa, kaya nag-decide kaming magpakasal. Umismid naman ito. Alam ko naman yan, pero hindi mo ba naiisip na hindi sapat ang pagmamahal lang? Kailangan din ang magaling na asawa sa isang tahanan. Baka layasan ka ng anak ko dahil dyan. Napailing na lang siya ulit. Hindi naman po ako magpapabaya sa mga responsibilidad ko sa kanya bilang asawa. Hindi lang po ako magaling magluto, pero may iba naman po akong maibibigay sa asawa ko. Ngumiwi naman ang ginang. Sana lang talaga matuto ka na. Hindi maganda sa tingin ng ibang tao na pinapakain mo ang asawa mo ng hindi masasarap na pagkain. Mabuti pa yung mga ibang babaeng nagdaan sa buhay ni Jan. Lahat magagaling magluto. Napapikit na talaga si Anna sa inis. Pinapakalma niya ang puso niya. Ayaw niyang patulan ang biyanang ayaw sa kanya bilang manugang. Maya-maya lang nakauwi na si Jan. Pumunta ito sa kusina. Napakunot ang noo ng asawa niya sa tensyong kumakalat sa kapaligiran. Lumapit ang lalaki sa kanya at magiliw na inilagay ang isang kamay sa balikat ni Anna. Nakauwi na ako. Anong nangyayari dito? Parang naririnig ko kayong nagsasagutan. Tanong sa kanya ng asawa niya. Si Marga ang sumagot habang inaagawan na siya ng pwesto sa pagluluto. Itong asawa mo, hindi pala magaling sa kusina. Tingnan mo naman, kung hindi ko pa pinuntahan, baka disaster na ang hapunan nating lahat. Hindi na siya sumagot. Kahit ang hinalikan ni Jan ang pisngi niya, hindi na siya lumingon. Bumahan na talagang inis sa kanya. Pero tinakpan niya na lang iyon sa pagiging kalmado. Mama! Matigas, ngunit malumanay ang boses ni Jan. Sinusubukan ni Anna ang makakaya niya at pinapahalagahan ko ang lahat ng pagsisikap na ginagawa niya sa pag-aalaga sa akin. May kanya-kanyang lakas at kahinaan po tayo. Hindi po masyadong marunong magluto ang asawa ko. Pero ang galing niya po sa work field at doon po ako proud sa kanya. Saka okay na po ako sa luto ninyo. Masarap naman po kayong magluto, Mama. Umismid naman ang ina nito. Magkaiba naman ang galing sa pagiging empleyado sa galing sa pagiging mabuting may bahay. Hindi magiging mabuting may bahay ang asawa mo. Maniwala ka sa akin. Mama! Suway pa ni Jan. Napailing na lang si Anna. Love, akyat muna ako. Masamang pakiramdam ko. Sorry. Hindi niya nahinintay pang sumagot ang asawa niya. Tinalikuran niya na ito. Narinig niya pang tinawag siya ni Marga na bastos at maarte. Bumuntong hininga na lamang siya. Hindi niya alam kung saan lulugar. Habang sumasayaw ang takipsilim sa mga kortina ng kanilang kwarto, nakaupo si Anna sa gilid ng kama. Nabaluktot sa magkahalong sakit at galit ang damdamin niya. Samantala, nakatayo sa pintuan na may pag-aalinlangan ang kanyang asawa. Puno ng pag-aalala at isang kalakip na pakiramdam ng pagkabalisa ang mga mata nito. Anna! Love! Bakit hindi ka bumaba? Handa ng hapunan!
Ipinapangako ko sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Malumanay ang boses ni Jan na may bahid ng pagmamakaawa. Ngunit nanatiling hindi natinag si Anna. Nakatutok ang tingin niya sa sahig. Ang bigat ng masasakit na salita ng biyana niya. Paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Bumuntong hininga siya. Wala akong ganang bumaba para sa hapunan ngayong gabi. Tumabi sa kanyang lalaki. Bakit hindi? Promise, magugustuhan mang luto ni Mama. Masarap siya magluto. Halos lahat, alam niyang lutuin. Pwede ka rin matuto sa kanya, love. Nagsumikap si Anna na magluto ng pucherong baka para kay Jan pagkatapos ng mahabang araw nito sa trabaho. Hindi niya alam kung paano lulutuin iyon dahil hindi pa naman niya natitikman at nasusubukang lutuin. Kaya ibinuhos niya ang kanyang oras. Sinusubukan ng kanyang makakayang sundin ang mga recipe na nahanap niya online. Gayunpaman, sinalubong ng isang malamig na pagtanggap ng nanay ni Jan ang sorpresa niya sana. Pinakialaman nito ang diskarte niya. Kinuha nito ang spotlight niya. Yan ang problema. Nag-comment kanina ang mama mo tungkol sa kung paano hindi ako magiging mabuting may bahay para sa'yo kasi hindi ako marunong magluto. Reklamo niya sa kanyang asawa. Bumuntong hininga si Jan. Ganun lang talaga si mama magsalita. Huwag mo na lang dibdibin. Hindi na niya mapigilan ang pagtatampo. Pero totoo naman, di ba? Ayokong ipahiya ang sarili ko sa harap mo. Hindi naman talaga ako marunong magluto ng mga paborito mo. Sinapo ng lalaki ang mukha niya. Ana, pinakasalan kita dahil mahal kita, hindi dahil sa galing mo sa pagluluto. At isa pa, magaling kang magluto. Tanda mo ba yung lasagna na ginawa mo nung nakaraang linggo? Masarap naman yun ah. Bumuntong hininga siya. Madali lang naman yun dyan. Sinubukan siya ni Jan na bigyan ng katiyakan. Pinuri nito ang pagsisikap niya. Pinapalitan nito ng mga magagandang salita ang mga insultong natatanggap niya kay Marga. Ngunit ang pinsalang nagawa, ang binhi ng pag-aalinlangan, matatag na itinanim ni Anna sa isip niya. Nagdulot iyon ng walang kapanatagan sa sarili niya. Anna, please, bumaba na tayo. Kumain na tayo kasama si Mama. Pinapahalagahan kita. Ayaw kong nalilipasan ka ng gutom. Sabi nito sa kanya. Umahon mula sa kama, hinayaan ni Anna ang kanyang sariling akayin ni Jan sa ibaba. Mas gumaan ang kanyang puso. Gayunpaman, mas hindi sigurado ang kanyang mga hakbang. Pagpasok nila sa dining room, nakita niya agad si Marga. Napatingin siya sa ulam na maayos na nakahain. Nalanghap niya sa hangin ang bango ng lutong hapunan. Natagpuan ni Anna ang kanyang sariling hindi maiwakse ang matagal na pakiramdam ng pagkabigo na kumapit sa kanya na parang saplot. Pakiramdam niya, nalantad siya at mahina na parabang ang bawat pagkakamali na ginagawa niya sa kusina nagpapakita ng mas malalim na kapintasan sa loob niya. Isang maaraw na hapon, bumisita si Anna sa apartment ng pinsan niyang si Joanna. Nanonood sila ng movie bilang bonding na rin. Isang hangin na mapanglaw ang bumabalot kay Anna. Napansin naman agad iyon ang kanyang pinsan. Mukhang mabigat ang dinadala mo. Sa isang buntong hininga na kasing lambot ng simoy ng hangin, ibinahagi ni Anna ang bigat na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Ang pangiinsultong kanyang natatanggap mula sa biyana niya. Joanna, pwede ba kitang makausap tungkol sa isang bagay na gumugulo sa akin? Panimula niya. May bahid na kalungkutan ng boses. Siyempre naman, anong nasa isip mo? Tanong nito. Well, gusto kong sabihin sa'yo ang tungkol sa aking biyanan. Pakiramdam ko hindi niya ako masyadong gusto. Sa palagay ko, hindi talaga ako tinatanggap ng nanay ni Jan bilang asawa ng anak niya. Ramdam kong ayaw niya sa'kin. Kumunot ang noon nito. Talaga? Bakit ganyan ang tingin mo? Si Joanna ay matamang nakinig. Ikinuwento niya ang hindi mabilang na mga pagkakataon kung saan nadama niyang hindi siya katanggap-tanggap sa ina ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano gagalaw sa relasyong mayroon sila ni Marga. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman ko lang na hindi niya ako tanggap bilang asawa ng anak niya. Sa tuwing magkasama kami parang may kompetisyon at tension sa pagitan namin. Nakakalungkot naman yan, girl. Pansin ko din yan sa mother-in-law mo. Nasubukan mo na bang kausapin siya tungkol doon?
tanong sa kanya ng babae. Umiling naman si Anna. Hindi pa, pero lagi niyang binabaliwala ang mga paglapit ko at sinasabing maayos ang lahat. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na to na ayaw niya akong maging parte ng pamilya niya. Alam kong may ibang ugali siya pero bilang asawa ni Jan, gusto ko rin namang makasundo ang mga taong mahal ng asawa ko. Bumuntong hininga si Juana. I'm sorry, mahirap talaga yan. Dapat maayos ninyo yan. Mahirap kalaban ng mga mother-in-law. Ika nga nila, mother knows best. Kahit naman din yata mama mo, ipaglalaban ka. Naku, kapag nalaman ni na tita at tito na ganyan ang trato sa inyong biyanan mo, ewan ko na lang kung hayaan ka nilang tumira dyan sa bahay ng mama ng asawa mo. Napailing si Anna. Gusto kong magkaroon ng magandang relasyon sa biyanan ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang hindi niya ako gusto. Sa natatandaan ko, wala naman akong ginawang mali. Baka misunderstanding lang yan. Sigurado akong darating din ang oras na magkakaayos kayo. Bibigay din sa'yo yun. Saad nito sa kanya. Napangiti si Anna. Sana nga, wish ko lang na bigyan niya ako ng pagkakataon na mas makilala pa siya. Inakbayan siya ng kanyang pinsan. Sigurado akong gagawin niya, bigyan mo lang siya ng oras. At tandaan mo, lagi akong nandito, kaming buong angkan mo para sa'yo kung kailangan mo ng kausap at rest back. Alam mong hindi ka namin pababayaan. Kapag naagrabyado ka, isang tawag lang, nasa harap na kami ng pintuan ng bahay ninyo. Mahina siyang tumawa. Salamat, Juana. Napakalaking bagay sa akin ang pagkakaroon ng suporta mula sa inyo. Naantig si Anna sa walang patid na suporta ng pamilya niya. Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa. Kumikislap iyon sa loob ng kanyang kaluluwa na parang kandila sa kadiliman. Ibinulong niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang pinsan. Sa yakap ng pamilya, natagpuan ni Anna ang lakas ng loob sa mabagyong dagat ng hindi pagsang-ayon ng kanyang biyanan. Batid niyang kahit anong mangyari, ginagabayan siya ng hindi natitinag na liwanag ng pamilya niya at pag-unawa ng mga taong malalapit sa kanya. Huminto ang kotse ni Anna sa garahe habang pinapatay niya ang ignition. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nagbigay ng mahabang anino sa lunti ang damuhan ang lumalabong liwanag ng papalubog na araw. Nagdaragdag iyon sa madilim na kapaligirang nakabitin ng mabigat sa hangin. Sa mabigat na puso, lumabas si Anna ng sinasakyan at tinungo ang pintuan sa harapan. Si Marga, ang kanyang biyanan, nakaupo sa sala kasamang isang misteryosong babaeng hindi pa nakikita ni Anna. Nandoon din ang asawa niyang si Jan na nakikipagtawanan pa. Bagay na bagay talaga kayo ng anak ko. Sayang lang at nag-asawa na. Matabang na sabi ni Marga. Mahinang tumawa si Jan. Ma! Tigilan niyo na po si Claire! Nabalot ng kalituhan ang isip ni Anna habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Sino ang babaeng yon na tila nasa malalim na makikipag-usap kay Jan? Nang magsimulang magdugtong ang mga piraso ng palaisipan, bumungad sa kanya ang isang nakakabahalang realisasyon. Sinubukan ni Marga na iset up si Jan sa ibang babae. Nag-alab ang galit sa dibdib ni Anna na parang nagniningas na apoy. Anong karapatan ni Marga ang sarili niyang biyanan na magreto ng babae sa asawa niya? Hindi niya na talaga kaya yon. Walang pag-aalinlangan na pumasok si Anna sa bahay. Matalas ang boses na parang kutsilyo. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Nagliliyab ang mga mata sa galit. Bakas ang guilt sa ekspresyon ng mukha ni Jan. Anna! Mahal, umuwi ka ng maaga. Oo nga pala, si Claire, kababata ko. Kauuwi lang galing Germany. Nanatiling tahimik ang misteryosong babae. Cool at sophisticated ang mga kilos nito. Pinagmasdan ito ni Anna. Nakaramdam ng matinding selos at kawalan ng kapanatagan sa kanyang puso. Sino ang babaeng yon at bakit ito dinala ni Marga sa bahay? Matalim ang mga mata ni Anna na tumingin sa biyanan niya. Ano? Gusto mo ang babaeng to para sa asawa ko? Lumapit agad sa kanya si Jan. Love, ano bang sinasabi mo? Umatras siya para hindi makalapit ang asawa niya. Namamangha talaga sa sitwasyon. Hindi siya makapaniwalang irereto pa ng biyanan niya si Jan sa ibang babae.
Gayong mas malinaw pa sa sikat ng araw, nakasal na sila. Pinagtanggol agad ni Marga ang sarili. Huwag kang mag-overreact, sa tingin ko lang ay magiging bagay sila. Napailing siya at tumingin sa biyana niya. Hindi ako makapaniwala dito. Sinusubukan mong iset up ang asawa ko sa iba? Tingnan mo, Ana, hindi sasayang anak ko sa'yo. Isang kaibig-ibig na babae si Claire. At sa tingin ko, magiging perpekto silang magkasama. Kumunot ang noo ni Jan. Mama, ano po bang sinasabi niyo sa asawa ko? Kaibigan lang po ang turing ko kay Claire. Sarkastiko siyang tumawa. Paano mo naisipang gawin to? Si Jan ang asawa ko. Hindi isang bagay na dapat ipasa sa paligid. Naghahanap ka ng respeto sa akin, pero hindi mo rin naman kayang ibigay yun sa akin. Masaya kaming kasal ni Jan at hindi ako papayag na makialam ka sa relasyon namin. Hoy! Ana! Makikialam ako dahil anak ko ang hihilahin mo sa putikan. Sigaw ng nanay nito sa kanya. Grabe! Ang judgmental mo! Wala akong ginagawang masama sa'yo, pero lagi niyong pinupuna ang mali ko. Eh di sana, kayo na lang ang magpakasal sa anak ninyo para masunod ang standards na gusto niyo. Sigaw niya pa sa ginang. Hinawakan ni Jan ang braso niya. Ana! Huwag mong taasan ng boses si Mama. Bakit? Hindi ko siya tataasan ng boses? Tinulak niya ang dibdib nito. Alam mo, isa ka pa eh. Sunod-sunuran ka sa mama mo. Hindi mo iniisip ang damdamin ko. Mama's boy ka. Sumuot ka dyan sa palda ng nanay mo. Tumakbo siya paakyat. Bago pa siya tuluyang makalayo sa mga ito, nakita niyang nagkagulo na sa baba si Jan at Claire. Hindi makahinga ng maayos si Marga. Namalayan niya na lang na mag-isa na siya sa bahay na iyon. Parehong dinala ng mga ito ang biyana niya sa ospital. Napaupo na lamang si Ana. Umiyak siya ng umiyak. Hindi niya na talaga kayang makisama sa mama ng asawa niya. Kaya bago matapos ang araw na iyon, nagpasundo na siya sa kanyang mga magulang. Mahal niya si Jan, pero hindi niya na kayang makisama pa. Kinakabahang nakaupo si Ana sa harap ng kanyang mga magulang. Pinipiga ang mga kamay na nasa kanyang kandungan habang nag-aalangan. Bago tuluyang umamin kung bakit siya naroon, dala ang kanyang mga gamit. Bahagyang nanginginig ang boses ni Ana nang magsimula siyang magsalita. Mabigat ang kanyang puso sa bigat ng kanyang pag-amin. Sorry po kung biglaan ang pag-uwi ko. Gusto ko po kasi kayong makita. Mas malulungkot po ako kung sa kondo po ako uuwi. Sa wakas ay bulong ni Ana. Nanlulumo ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niyang mabuti ang mga reaksyon ng kanyang mga magulang. Nagpalitan ng nag-aalangang tingin ang mga ito. Inabot ng kanyang ina at marahang pinisil ang kamay niya. Anong problema? Nasaan ang asawa mo? Mahinang tanong ng kanyang ina. Puno ng habag ang boses. Umiling si Ana. Hindi niya po alam na umalis ako sa bahay. Nasa ospital po siya ngayon. Sinugod po ang mama niya. Umalis po ako dahil hindi po kami magkasundo ng mama niya. Kumunot naman ang noon ng kanyang papa. Bakit naman hindi mo makakasundo ang biyanan mo? Huminga ng malalim si Ana bago ikinuwento ang hindi mabilang na mga sagutan nila ni Marga. Mula sa mga pang-iinsulto nito tungkol sa kanyang pagluluto hanggang sa hindi pagsang-ayon sa mga tingin sa mga pagtitipo ng pamilya. Huminga ng malalim si Ana. Sa tuwing nandun ako, halos hindi niya ako kinakausap at tila malamig sa akin. Pakiramdam ko po, naglalakad ako na parang kabibe sa bahay na yon. Pero bakit hindi kanya gusto? Napailing ang kanyang ina. Pero bakit hindi kanya gusto eh, napakabait mong anak. Napailing naman siya. Hindi ko po alam, iniisip niyang hindi ako sapat para kay Jan. Bakas ang iritasyon sa mukha ng tatay niya. Kung kailan kasal na kayo ni Jan, saka nag-iinarte ng ganyan ang biyanan mo? Nababaliw na ba yan? Hindi po talaga siya aprobado sa relasyon namin. Ngayong kasal na kami, pakiramdam ko mas lalo siyang lumalayo. Dagdag niya pa. Nakausap mo na ba si Jan tungkol dito? Tanong ng mama niya. Baka sa boses ang pag-aalala nito. Umiling si Ana. Bahagyang bumagsak ang mga balikat. Ayokong magkaroon ng gulo. Pero nagsisimula na itong makaapekto sa akin. Pakiramdam ko po hindi ko na kaya ang sarili ko sa tabi niya. Lagi niya na lang pong sinasabing ganun ang mama niya. Tumango naman ang kanyang ina. Dapat makausap natin sila.
Kumunot naman ang noo ng kanyang papa. Kung ayaw nila sa anak natin, eh bakit ibabalik pa natin? Hindi natin yan pinalaki ng ganyan para lang mag-adjust dun sa kagustuhan ng mag-inang yun. Sinapo ng kanyang ina ang mukha niya. Basta tandaan mo, hindi mo mapipilit ang isang tao na gustuhin ka. Pero at least, maipapaalam mo sa kanyang nagmamalasakit ka at gusto mong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Nayakap si Ana ng mga magulang niya. Habang nakaupo sila, binalot siya ng kanyang mga magulang ng walang pasubaling pagmamahal at pangunawa. Isang gabi, nakaramdam si Ana ng matinding kagalakan na may halong kaba. Tiningnan niya ang pregnancy test na may positive na resulta. Ngayon lang niya nalaman na buntis pala siya. Pinuno ng realisasyon ang kanyang puso ng isang hindi maipaliwanag na init. Gayunpaman, isang ulap ng kawalang katiyakan ang bumungad sa kanya na nagbabanta sa kaligayahang nadarama niya. Hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Jan ang balita. Hindi pa maayos ang kanilang relasyon. Humiga si Ana sa kama. Nakatitig siya sa kisame. Alam niyang hindi magiging simple ang pagsasabi kay Jan tungkol sa anak nila. Lalo na't nagkaroon ng lamat sa pagitan nilang mag-asawa. Ang presensya ni Marga sa kanilang buhay ang nagbibigay ng bagyo sa relasyon nilang dalawa. Ana, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo, please! Bumalikwas agad siya nang marinig ang boses na yon. Sumilip agad siya sa bintana. Nandoon ang asawa niyang pinipilit pumasok pero ayaw papasukin ng papa niya. Umalis ka na rito! Sumama ka na rin sa mama mo! Huwag mo nang guluhin ang anak ko! Mariing sigaw ng kanyang papa. Nangilid ang mga luha ni Jan. Pakiusap po, papa. Kailangan ko pong makausap ang asawa ko. Parang awa niyo na po. Bumaba agad siya. Nagtagpo ang mga paningin nila ni Jan nang makita siya. Bahagya itong kumalma, pero ramdam niya pa rin ang kagustuhan itong lumapit. Nandun ang kanyang asawa, parang may kirot sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito na dating puno ng init at pagmamahal, ngayon ay may dalang pagsusumamo na hindi niya maaaring baliwalain. Ang hangin ay makapal sa tensyon habang ang kanilang mga titig ay nakakandado. May mga salitang hindi masabi, ngunit mabigat sa pagitan nila. Papa, ako na po ang bahala sa kanya. Kakausapin ko po ang asawa ko. Pakiusap niya sa ama na agad naman itong pinagbigyan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Jan, pilit inaabot sa kanya. Nag-aalinlangan si Ana. Umiikot ang kanyang isip sa mga alaala ng kanilang nakaraan. Pati na rin ang mga magagandang sandali at ang nakakasakit sa pusong mga away na naghiwalay sa kanila. Nanginginig na hininga, humakbang siya pasulong. Tumago sa manipis niyang jacket ang lamig ng gabi. Ang mga mata ni Jan ay kumikinang sa luha. Nanginginig ang boses nito habang binabanggit ang pangalan niya. Ana, please! Bulong nito, ang mga salita ay halos pagsusumamo sa katahimikan ng gabi. Alam kong nagkamali ako at binaliwala kita, pero hindi ko kayang mawala ka. Hindi sa ganito. Bakit ngayon dyan? Sa wakas ay nakapagsalita na siya. Bakit bumalik ka pa pagkatapos ng lahat ng nangyari? Alam kong mahal mo ang mama mo. Sorry kung sinagot ko siya pero sumusobra na kasi siya eh. Umalis ako dahil alam kong siya ang kakampihan mo. Ayokong papiliin ka sa aming dalawa, kaya ako na lang ang kusang umalis. Bumagsak ang mga balikat ni Jan. Naging bulag ako, Ana. Hinayaan kong hadlangan ng pride ko ang pagmamahal ko sa'yo. Sorry kung pakiramdam mo, itinulak kita palayo nang ang gusto ko lang ay yakapin ka ng mahigpit. Yung kay Claire, wala lang naman yun sa akin. Ikaw ang asawa ko, kaya bakit kita ipagpapalit? Ikaw ang mahal ko. Magiging tapat ako sa'yo kahit sino pang iharap mong babae sa akin. Hindi ko kayang isipin na hindi ka na muling makikita ngumiti. Hindi na maririnig ang pagtawa mo. Kailangan kita, Ana. Please, bumalik ka na sa akin. Ayusin natin to, ha? Umihip ang hangin sa kanilang paligid. Dala nito ang bango ng mga bulaklak mula sa kalapit na hardin. Parang nadurog ang puso niya. Nakita niya ang pagsisisi at sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi nang hawakan nito ang mukha niya. Ang init ng balat nito ay matinding kaibahan sa malamig na hangin. Para siyang nakauwing muli. Mahal kita, Jan. Bulong niya rito.
puno ng emosyon ng boses. Ngunit ang pag-ibig, hindi palaging sapat. Marami tayong dapat pagsikapan. Napakaraming pagpapagaling na dapat gawin. Ang mama mo, hindi talaga niya ako tanggap. Tumango si Jan. Ang sarili nitong mga luha ay malayang pumapatak ngayon. Gagawin ko ang lahat, Ana. Magiging mas mabuti akong asawa sa'yo. Ipaglalaban kita sa bawat hakbang. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong ipakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Please, huwag kang mag-alala. Bubukod na tayo. Sa kondo ko tayo titira. Huwag ka na ulit aalis ng ganun, love. Hindi ko kaya. Tumango siya at niyakap ang asawa niya. Kahit papaano, napanatag ang kanyang puso. Sa huli, babalik pa rin ang asawa niya sa kanya kahit anong mangyari. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang pag-alab ng pag-asa sa kanyang puso. Isang kislap ng init na bumubulong ng mga pangalawang pagkakataon at kagandahan ng pagpapatawad ang umusbong sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Jan, lumipat na sila sa kondo. Mas naging malaya ang galaw niya roon. Wala nang nagdidikta sa kanya kung papaano maging mabuting may bahay ni Jan. Love, gusto ko sanang sabihin sa'yo to agad simula nang magkaayos tayo. Pero naisip ko munang magpa-check up na rin para makasigurado talaga. Marahang sabi niya rito. Hinila siya ng asawa niya at iniupo sa kandungan nito. Pinakita niya ang kopya ng ultrasound sa lalaki. Jan, buntis ako. Magiging tatay ka na. Mahinang tumawa si Ana nang tumulo ang mga luha nito. Mahigpit siyang niyakap ng asawa niya. Paulit-ulit itong nagpapasalamat sa kanya. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto ng condo unit. Siya na lang ang tumayo para buksan iyon. Natigilan lang siya nang si Marga ang bumungad sa kanya. Jan, nandito ang mama mo. Imporma niya sa asawa. Tumayo naman agad ito at lumapit sa kanila. Mama, ano pong ginagawa niyo rito? Huwag niyo pong guguluhin ang asawa ko. Baka po makasama sa baby namin. Suminghap ang ginang. Magkakaroon na kayo ng baby? Magkahalong pagtataka at pag-aalala ang ekspresyon ni Marga. Kitang-kita niya ang tensyon sa mga balikat nito, ang kawalan ng katiyakan sa mga mata. Pasok po kayo, magalang niyang sabi. Mukha pang nag-aalala ang asawa niya pero tumango lang siya at minitian ito. Kahit hindi naging maganda ang huli nilang pag-uusap, mama pa rin ito ni Jan na asawa niya. Ana, I'm sorry. Nauutal na sabi ni Marga. Ang boses ay halos pabulong. Wala akong karapatang manghimasok sa kasal ninyo. Makialam sa mga bagay-bagay. Alam kong lumampas ako, Ana. Dapat ay nagtiwala ako sa pagmamahal mo kay Jan, sa kakayahan mong ayusin ang relasyon ninyo. Nagkamali ako at humihingi ako ng tawad sa'yo. Nanatiling tahimik si Ana ng mahabang saglit. Nakatutok ang tingin niya kay Marga. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito. Pinapahalagahan ko po ang paghingi ninyo ng tawad, bahina niyang sabi. Pero kailangan mo pong maunawaan na ang kasal sa pagitan namin ni Jan, maaaring may mga paghihirap kami ngunit magkasama po kami. Pakiusap, pagkatiwalaan mo po kaming gagawa ng sarili naming paraan para maging maayos ang takbo ng pagsasama namin. Tumulo ang mga luha nito. Sorry talaga anak. Napangiti si Ana. Okay lang po yun, mama. Huwag na po kayong umiyak. Huwag na po kayong umiyak. Baka malaman ng apo ninyong iyakin kayo. Niyakap siya ng ginang. Nagkatinginan sila ni Jan at batid niyang masaya itong maayos na ang sigalot sa pagitan niya at ng mama nito. Simula ng araw na yon, naging isang pamilya na sila. Hindi na muling naramdaman ni Ana na hindi siya bahagi ng bagong pamilya na iyon. Napagtanto niyang hinayaan siguro ng Diyos na pagdaanan niya iyon para malaman niya kung hanggang saan ang tatag ng relasyon nilang mag-asawa at maging daan para mas magkaroon ng koneksyon sa pagitan nila ng kanyang biyanan na si Marga. Sa mga nais pong magpadala ng inyong kwento, pwede niyo pong isend sa aming Facebook page o i-email sa amin. Ilalagay ko na lang po ang link sa ibaba ng video na ito. Muli, ito po si Skylar Guro at sana muli kayong may natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming maraming salamat po.
Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.